Walang Mikey Williams na maglalaro para sa Talk and Text sa kanilang unang game sa PBA Season 47. Katakatakang wala ang Pilam player para tanggapin ang kanyang Rookie of the Year trophy. Ilang oras na lang at mag-o-OP na ang PBA Season 47, pero sa nakikita ko parang puno pa rin ng problema ang ibang team. Una nating pag-usapan itong Talk and Text, mga ka-Republic. Hanggang ngayon ay wala pa rin dito sa bansa ang super rookie si Mikey Williams. Sangayon sa mga source, nasa US pa rin si Williams at hindi niya personal na matatanggap ang kanyang Rookie of the Year trophy. Ang isang award na napaka-importante sa ibang rookie, parang baliwala lang ito kay Mikey Williams o siguro may mahalagang inaasikaso pa rin siya sa US kaya hindi siya nakarating. Pero sangayon sa ating source, mukhang may malaki pa rin problema si Williams tungkol sa renegotiation ng kanyang contract sa Talk and Text. Or should I say, mukhang malaki ang problema ng Talk and Text sa kanilang mahusay na Pilam player. Nagugat ang problema sa isang clause sa unang kontrata na noon ay pinirmahan ni Williams na magkakaroon siya ng rights to renegotiate his contract with TNT kapag nag-champion ang team. At nag-champion nga ang TNT. Ini-exercise ngayon ni Williams ang kanyang rights to renegotiate his contract. Walang mali sa gusto niyang mangyari dahil nakasaad iyon sa unang kontrata. Ang tanong natin kung ibibigay ng Talk and Text management ang demand ni Mikey Williams, bakit hindi pa nila inaaksyunan? Bakit pinatatagal pa to the extent na baka masakripisyo ang kanilang kampanya dito sa Philippine Cup kung saan ay sila ang defending champion? Kung hindi naman ibibigay ang demand, dapat desisyon na rin. Sabihin ang diretso kay Mikey Williams na hindi ninyo kaya o hindi kayo sang-ayon sa kanyang mga kapritsyo. Kung sa palagay ng management ng TNT ay sobra-sobra ang demand ng Pilam player na ito, dapat prangkahin ito. At ipakita ninyo na magiging competitive pa rin kayo kahit wala siya. Naalala ko ang noon ay sinabi ni Coach Chot Reyes, "Sometimes the best player is not the best for the team." Nasabi iyan ni Coach Chot Reyes sa kasagsagan ng kontrobersya noon kay Parks Jr. Nagtataka lang ako, bakit madalas makatapat ang Talk and Text ng Pilam player na para bang matigas ang ulo? At dito naman tayo sa isa pa nating balita. May problema rin ng LX kay Kuiper Avena. Gusto ni Kuiper na mag-sideline lang muna siya ng isang conference sa PBA tapos ay babalik na ulit siya sa Japan B-League. Ang counter-offer ng NLEX, isang buong taon man lang sana. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakasundo ang magkabilang panig. Sangayon sa ating pagkakaalam, kung hindi susunod si Ravena sa una nilang napagkasunduan noon, baka masuspindi siya ng 5 taon sa PBA. Bite the bullet, payo ni Spin.ph columnist Homer Saison. Sinusulsulan niya si Kuiper Avena na huwag pansinin ang suspension sa halip ay ipagpatuloy lang ang paglalaro nito sa Japan. Nagtataka lang ako, bakit madalas ay negative para sa PBA ang mga artikel na sinusulat ni Ginoong Saison? So yan lamang po mga idol. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and subscribe at ishare nyo na rin bilang suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.